preso ng Abu Sayyaf ng agaw ng armas sa Camp Bagumdiwa, 3 jail guard, patay! Nakatutok doon live sina Cara David, Jun Veneracion at Mark Salazar. Nakatutok naman sa mga biktima si Jiggy Manikat. Planong pagtakas ng mga preso ng Abu Sayyaf, noon para Opinlano. Nakatutok sa DOJ Live si Joseph Morong. Robert Tarongoy, di pa rin napapalaya. Pamilya niya, tuloy ang dasa. Nakatutok sa Dubai si Rafi Dima at sa Davao City naman si Dan Campilan. Isa sa mga suspect sa Valentine's Day bombing, umamin sa korte. Halos 300 bahay, nasunog sa Navotas at Valenzuela. Pesticide, kumpirmadong sanhi ng paggalaso ng halos 30 bata sa Bohol ayon sa DOH. General Santos City, sinalanta ng buhawi. Mga movie producer, sumugod kay MMDA Chairman Bayani Fernando. Metro Manila Film Fest, may anomalya? Tunghayan, mga nagsisiksihang kalahok sa Matabungkay Bikini Open. At alamin, ano ang bathing suit na bagay sa inyong hugis ng katawan at kulay ng balat? Sa GMA Network Center, narito ang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, Mel Tiangco. Magandang gabi po, ito ang 24 oras dahil hindi natutulog ang balita. Patay ang 3 jail guard ng Camp Bagumdiwa sa Taguig matapos mang-agaw ng armas sa mga presong Abu Sayyaf. Sa pinakahuling ulat, pinagbigyan na ng mga otoridad ang ilang kahilingan ng mga bandido at hinihintay na lang ang kanilang tuluyang pagsuko. Nakatutok doon live sina Cara David, Jiggy Manikad at Jun Veneracion. Sa Department of Justice, si Joseph Morong. Sa Camp Crame, si Maki Pulido. At sa Taguig pa rin, si Mark Salazar. Balita tungkol kay Bobby Tarongoy, nasa Dubai, si Rafi Tima. Sa Davao City naman, si Dan Campilan. Si Mari Zumani, nasa Bohol, kaugnay ng food poisoning doon. Natin si Cara David para sa pinakahuling ulat kaugnay sa gulo sa Camp Bagumdiwa. Cara, kamusta ka dyan? Tapos na ang krisis dito sa Camp Bagumdiwa, Taguig. Ayon sa PNP, nagkasundo na ang panig ng gobyerno itong mga negosyador at ang panig ng pinaghihinala ang Abu Sayyaf members na nagpasimula ng gulo kaninang alas 6:30 ng umaga dito sa Camp Bagumdiwa. Ang hinihintay na lamang ngayon ay ang kanilang aktual na pagsuko. Alas 6:30 tuwing umaga ang oras ng almusal ng mga preso sa Sika Building sa Camp Bagumdiwa, Taguig. Kaninang umaga, habang nag-headcount para sa almusal, inagaw ng 10 sa nakadetining Abu Sayyaf members umano ang baril ng kanilang mga bantay. 4 na baril ang kanilang nakuha, inilabas pa nila mga naipuslit pang pampasabog at patalim. Nang magkaputukan, 3 jail guard ang tinamaan, 2 agad na namatay at ang 3 isinugod sa Makati Medical Center pero dead on arrival. 2 rin ang namatay sa panig ng Abu Sayyaf. Ang grupo ay pinamumunuan ni Nakair Abdul Gafar at Alhamser Limbong alias Kosovo. Parehong akusado sa pangingidnap ng mga bata at guro sa Tumahubong Basilan noong March 2000. So I would like to emphasize na these are a group of terrorists and hardened criminals. The final option would be to assault that area if necessary, but we will give way for negotiation. Hawak ng mga suspect ang first at second floor ng gusali kung saan nakakulong ang 129 na pinaghihinala ang miyembro ng Abu Sayyaf Group. Agad na nag-deploy ng mga tangke at miyembro ng Special Action Forces, ang PNP, para mailabas ang mga naipit na jail guard. Pinaghandaan din ang posibleng pagsalakay sa gusali. Hindi nila itinuturing na hostage ang mga iba pang nakapiit sa first at second floor ng Sika Building, paano'y mga miyembro rin daw ito ng Abu Sayyaf. Walang hostage dahil sa kasamaan din nila itong mga nandiyan sa loob. So, itong armadong, ito ng mga armadong inmates lang ang... Sir, may deadline ba? May deadline? Hinihintay natin na i-turn over lang yung baril na nasa kanila.
Pero nang silipin namin ang gusali, may natanaw kaming mga nagwawagayway ng puting bandera. May mga placard pa sila na nagsasabing, hindi kami Abu Sayyaf, damay lang kami. Nang ikwento ko ito kay Senior Superintendent Batawil, inamin niyang hindi nga lahat ng naroon ay kasangkot sa pangyayari, kaya mag-iingat pa rin silang gumawa ng anumang hakbang. Hiningi ng mga suspect na makaharap ang aktor na si Robin Padilla, ngunit nasa Australia ito. Hiningi rin nilang makaharap si Congressman Mujib Hataman, party-less representative ng Anak Mindanao. Ang kanilang demand, mabilis na paglilitis, seguridad para sa kanilang kaligtasan, pagrespeto sa kanilang karapatang pantao, pagtugon sa kanilang mga reklamo sa kulungan tulad ng mas mahabang visitation hours, at payagan silang ma-interview ng media pagkatapos ng kanilang pagsuko. Alas 10 ng umaga nagsimula ang negosasyon sa pamumuno ni BJMP Director Alit. Ayon kay PNP spokesman Leopoldo Patawil, pumayag na sila sa lahat ng kahilingan. Very positive yung yung outcome. Like for example, the effect of the surrender plan. They have acceded. In return, we will assure them that there will be no bodily harm. Mel, alas 2 ang ibinigay na deadline para sa mga miyembro, umano'y miyembro ng Abu Sayyaf para sumuko. Pero lumipas na ang 4 na oras pero hindi pa rin sila lumalabas sa gate ng Camp Bagong Diwa. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ang kanilang aktwal na pagsuko. Nakaantabay ang media dito sa labas dahil nga pagkatapos nilang sumuko ay papayagan daw silang iharap sa media at para ma-interview dahil bahagi ito ng kanilang mga demands. Mel? Maraming salamat, Kara David, nakatutok live mula sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Alamin naman natin ang seguridad sa Camp Bagong Diwa sa live report ni June Veneracion. June! Alamin ang mga idineploy na pulis, nagmistulang combat zone ang Camp Bagong Diwa dito sa Bikutan, Taguig. Nagkalat ang mga naka-full battle gear na pulis mula sa mga elite units ng SWAT at Special Action Force. Ipinadala rin ang mga Armored Personnel Carrier o APC. Pinalibutan ang compound ng Bureau of Jail Management and Penology, kung saan nagtangkang tumakas ang ilang miyembro ng Abu Sayyaf at hinostage ang mga kapwa nila preso. Kailangan yan para kung kinakailangan ng final option, no, ay sasagawa natin yon. Dahil sa nangyari, mas lalo pang tumindi ang takot ng mga residente ng Bikutan. Dati na nilang pinapakiusap na alisin dito ang prison facility dahil sa pangambang manggulo o tumakas ang mga nakakulong na Abu Sayyaf. Mas lalong pangamba kami dito kapag ganyan lagi. Hindi kami makakatulog ng maayos gawa nung kung sumiklab ngayong gera dyan, paano naman kami mga civilian, mga inosinti. Na huwag na ilagay dito sa Taguig, sa ibang lugar naman, di ba? Sabi nila ngayon, mukhang nagkatotoo na nga ang kanilang pinangangambahan. Samantala, Mel, pasado alas 6 ng gabi nang simulang i-pull out ang ilang miyembro ng Special Action Force dito nga sa harapan ng compound ng Bagong Diwa. Kabilang sana sila sa atake sa pinagtataguan ng mga nang hostage na Abu Sayyaf. Kung hindi raw nagkaroon ng linaw ang negosasyon, malamang naging madugo umano ang operasyon para tapusin na ang hostage crisis na ito. Mel? Maraming salamat, June Veneracion. Nakatutok live mula sa Taguig. Hindi ito ang unang pagkakataon kung saan tila naisahan ng mga bilanggo ang mga otoridad sa Sika Compound. Ano nga ba ang nangyari kanina? Nakatutok si Cesar Apolinario. Hindi nakala ng mga taga-camp Bagong Diwa na gulo ang sasalubong sa kanila kaninang umaga. Naganap ito sa Special Intensive Care Area o Sika Building. Bilangguan sa loob mismo ng kampo. Doon nakakulong ang mga presong Abu Sayyaf sa first and second floor. Bandang alas 6:30 kaninang umaga, magsasagawa raw sana ng headcount ang tauan ng BJMP sa mga Abu Sayyaf. Pagbukas niya ng second perimeter fence, bigla umanong lumusob ang grupo nila Alhamser Limbong alias Kosovo at Kair Abdul Jafar. Sinaksak ang BJMP personnel, inagawa ng armas at saka binaril. Sunod nilang binarilang dalawa pang tauan ng kulungan na nakapose sa first perimeter fence. Nakatakas ang dalawang ASG sa first perimeter fence. Doon nakipagbarilan sila sa tauan ng BJMP na nasa labas ng Sika Building. Patay ang dalawang Abu Sayyaf. Sa building na yan, naganap ang insidente ng pang-aago ng baril at ang sinasabing hostage taking. Hanggang sa mga oras na ito, 8 oras na ang nakalipas, hindi pa rin natatapos ang tinatawag na hostage drama. Supposed to be mayroong rules of engagement na dapat sundan dito. So, susunod na lang yan, yung pag-imbestiga kung paano naagawan ng baril so, itong mga taga-BJMP. Dati nang nagkaroon ng gulo sa Sika Building, noon ngang October 16, 2002, binisita ko ang kulungan.
apat na araw matapos tumakas ang dalawang pinaghihinalaang miyembro ng Abu Sayyaf. Nalusutan nila ang nooy mahigpit na seguridad sa pagsusuot lamang ng damit na pambabaing Muslim. Mula noon, mas pinaigting ang seguridad sa loob ng sika. Bawal na ang mga nakatalukbong. Naglagay na rin ang bakod na naghihiwalay sa mga bantay at mga inmate. Pero noong January 28, 2004, muntik na naman silang maisahan. Sinira ng mga hinihinalang drug lords sa sina Chan Shin Lo, David Ong at Chin Jan Singh ang bakod ng sika compound. Nakuna ng kalibre 45 na baril. Itinago raw niya ito sa sika compound mula pa noong 2000. Nagpadagdag uli ng bakod sa loob ng sika, tinaasan ng barbed wire at nagdagdag ng bantay. Pero dahil sa gulong nangyari kanina, tila marami pang dapat repasuhin ng mga otoridad sa sistema ng seguridad. Ako si Cesar Apolinario, nakatutok 24 oras. Isa sa tatlong jail guard na napatay ng mga Abu Sayyaf sa Camp Bagong Diwa, re-relievo pa lang sana sa kanyang kasama. Nakatutok si Jiggy Manikad live mula sa Taguig. Jiggy! Melissa, tindi nga ng tama sa dalawa sa jail guard na galing Camp Bagong Diwa. Hindi na sila idinating ng buhay dito sa ospital lamang na katapat ng Camp Bagong Diwa. Sa ospital na ito sa Taguig, dinala ang dalawa sa mga jail guard na napatay. Isa rito si Senior Jail Officer Rogelio de la Cruz na siya mismong nagawa ng baril. Dumating ang kanyang mga kaanak. Yan o sir, sinabi na niya. Sabi niya, sir, Nagtamo ng tama ng bala sa ulo at dibdib si De La Cruz gamit ng mga Abu Sayyaf ang kanyang sariling baril na inagaw sa kanya. Dito rin dinala si Senior Jail Officer Edgar Dahay na nooy re-relievo pa lamang para mag-duty. Hindi na nagkaroon pa ng pagkakataong makabunot ng baril si Dahay. Ang paniwala ng kanyang may bahay, alam daw ng mga suspect na hindi rin sila bubuhayin ng biktima. Kasi bawat may gulo dyan, siyang malapit yan eh. Kung pwede makipag-usapan, hindi makarating sa patayan, pinakausapan niya yan. Dahil nakapa na yan yung kapa niya yung Abu Sayyaf dyan eh. Kaso lang kanina, siguro apiki na sila. Apiki na yung mga Abu Sayyaf. Siyempre, inuna na sa ulo siya eh. Pinira. Minalas man si De La Cruz at Dahay, nakaligtas naman si Jail Officer Cherokee Bilibli. Tinamaan siya ng bala sa kanang braso. Sa kabila ng pagkakasurpresa sa kanya ng mga bandido, swerte raw at di siya napuruhan. Nang nakapwesto na ako, nakipagbanatan ako, sumabay sila eh, tatlo sila. Tapos sabay lang ako ng putukan doon. Tapos nung alam na nila yatang mabawalan sila ng bala, bumak-out na sila papunta sa loob. Bukas nga po ay nakatakdang dumating mula sa Masbate ang may bahay ni De La Cruz. At kanina nga po ay nilipat na sa punerarya ang dalawang biktima para masimulan ng otopsiya, Mel. Maraming salamat, Jiggy Manikad, nakatutok live mula sa Taguig. Makailang beses nang may tumakas na preso sa mga bilangguan, pati nga kulungan sa Kamkrami, nalusutan. May opisyal na nga bang naparusahan dahil dyan? Nakatutok si Maki Pulido. May 29, 1995, pumuga sa Intelligence Group compound sa Camp Krame ang leader ng Abu Sayyaf na si Gaddafi Janjalani. June 19, 2002, nalusutan ng leader ng Pentagon Kidnap for Ransom Group na si Faisal Marhumsar ang kanyang mga bantay sa detention cell ng NACTAF sa Krame, pero makalipas ang mahigit dalawang buwan, napatay si Marhumsar sa isang shootout sa Cavite. September 29, 2002, nakatakas sa PIDEA detention cell ang hinihinalang drug lord na si Henry Tan. July 14, 2003, ang teroristang Indonesian na si Fatur Rockman Algozi naman ang nakatakas kasama ang dalawang Abu Sayyaf na sina Abdul Mukim Ong Edris at Omar Opik Lasal. Si Algozi na isang explosive expert ay umaming sangkot siya sa 2000 Rizal Day bombings. Inamin din niyang miyembro siya ng Jemaya Islamia. Pero isang linggo bago ang pagbisita ni US President George W. Bush sa Pilipinas, noong October 18, 2003, napatay si Algozi sa Pigkawayan, North Cotabato.
Dahil sa pagpuga ni Algozi, 20 opisyal at tauhan ng PNP Intelligence ang sinibak sa pwesto. October 7, 2003, tinangka namang tumakas ng hinihinalang Abu Sayyaf na si Buyungan Bungkak. Tatlong pulis ang napatay ni Bungkak gamit ang M16 rifle na naagaw niya mula sa kanyang bantay. Napatay rin naman ng mga pulis si Bungkak. Patuloy pa rin ang imbestigasyon sa mga pulis at opisyal na sinasabing dawit sa mga pagtakas. Ako si Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Isang lokal na opisyal sa Davao City ang inaresto ng militar dahil sa umano'y kaugnayan niya sa Abu Sayyaf. Batay sa intelligence report ng AFP, si Masil Ahalul Umano ang nagbibigay ng pondo sa mga bandido. Idinadawit din ang suspect sa ilang kasong kriminal sa Zamboanga. Pero agad namang ipinagtanggol ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte si Ahalul. Si Ahalul ang deputy mayor for Taosug Tribe. Relihiyoso raw ito at mapagkakatiwalaan. Susunod, planong pagtakas sa mga presong Abu Sayyaf, matagal na raw alam ng DOJ. At mga sexing babae at lalaki, nagpatalbugan sa pagrampa sa Bikini Open. Tutok na dito sa 24 Horas. Ang pamunuan ng PNP na may mananagot sa nangyaring tangkang pagtakas ng mga Abu Sayyaf kaninang umaga. Nakatutok si Mark Salazar live mula sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Mark! Mel, tiyak daw na may mananagot sa kapabayaan na nangyari dito sa Camp Bagong Diwa kanina. Ayon yan kay NCRPO Chief Avelino Razon. Ang dapat na lamang daw sagutin ng investigasyon ay kung sino-sino at gaano kabigat ang kanilang pananagutan. Ilang bagay ang dapat mabigyang linaw ayon kay Razon. Nakapagtataka raw kung bakit may hawak na baril ang mga gwardiya na isa umanong paglabag sa standard operating procedure sa pagbabantay at pag-headcount sa mga high-risk prisoner. Aalamin din kung matagal na bang bantay ang mga gwardiya na naagawan ng baril ng Abu Sayyaf. Baka kasi naging maluwag ang BJMP kung totoo raw ang balitang malayang nakakagamit ng telepono ang mga preso. Dahilan para makapagplano ng husto ang mga Abu Sayyaf ng isang jailbreak. Supposed to be, wala nga pong dalang baril. Yun nga po ang isang tinitingnan natin kung bakit nagkaroon ng baril doon sa pagpunta doon sa security. Aalamin din kung inaksyonan ng tama ang sinasabi ng DOJ na warning na naibigay nila. Ayon kasi sa DOJ, may 2 hanggang 3 linggo na ang nakalilipas, ipinagbigay alam nila sa PNP ang naitip sa kanilang planong pagtakas ng Abu Sayyaf. I don't have personal knowledge on that. Maaring positibo. At kung sino man ang nag-handle ng information na ito ay titingnan natin. Ang DILG mismo ang mamumuno sa investigasyon. Hindi pa malinaw sa ngayon kung ano ang malalaki at maliliit na detalye at kung paano nakubkob ng Abu Sayyaf ang kulungan. Kanina po ay nakakuha ng exclusive video ang GMA News at sa video po ay pinakikita na sa isang corner sa loob ng compound ay nakapost na po yung mga profile, ang mga itsura po ng mga Abu Sayyaf na involved sa pang-aagaw armas at ito nga planong jailbreak dito sa Camp Bagong Diwa. At sa corner na yan po ay nakapost para makita ng mga opisyal, ma-familiarize nila ang kanilang mga sarili dyan sa mga Abu Sayyaf na kanilang kinakausap ngayon for negotiation. Sa loob po ng compound na ito, nandito yung mga negosyador kasama yung mga opisyal ng DILG at ng PNP na nakikipag-usap po sa Abu Sayyaf na patuloy na nagmamatigas. At hanggang nga sa mga oras na ito ay malinaw na wala pang katiyakan yung negotiation at hindi natin sigurado pero marahil ay may hawak pang mga armas sa mga ito, otherwise hindi naman makikipag-negotiate na sa kanila ang mga opisyal. At ilang kanina nga ay dapat nakatakda ng magbigay ng press conference ang mga opisyal dito kasama yung mga Abu Sayyaf at ito nga ay yung napagkayarian sa 5 demands ng Abu Sayyaf na makaharap nila yung media, pero hanggang sa mga oras na ito ay wala pa rin at nabibinbin pa rin yung plano na yan ng PNP at lalo raw nagpapatuloy lamang ang kanilang negosasyon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar, live mula sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Noong isang buwan pa raw binalaan ng Department of Justice ang mga otoridad tungkol sa planong pagtakas sa mga Abu Sayyaf sa Bicutan. Nakatutok si Joseph Morong live mula sa Maynila. Joseph!
Kasman, matagal na roplano nitong sina Abu Kosovo at Abdul Kair Mukhtar na tumakas sa bikutan. Ito ang impormasyon ng Department of Justice na siya namang kinumpirma ng isa mismong Abu Sayyaf member na si Boy Negro. Pebrero pa raw ngayong taon, tinimrahan na ang DOJ ng mga impormante nila na nagpaplano ng tumakas ang mga Abu Sayyaf. May mga cellphone na raw ang dalawang umano leader ng Abu Sayyaf at nakikipag-usap na sa mga katropang Abu Sayyaf sa labas. Nagpapakuha pa nga raw si Abu Kosovo ng 8 safe houses. Hindi naman masabi ng DOJ kung sino ang kinausap noon ni na Kosovo. There are phones inside the jail facilities and it's being used to communicate, arrange plans, coordinate with their other comrades who are still at large. Inalerto daw ng DOJ ang PNP at BGMP ukol dito. Hindi lang alam ng DOJ kung may ginawang aksyon ng mga otoridad. Ayon kay PNP spokesperson Senior Superintendent Leopoldo Patawil, aalamin nila kung sino ang nakatanggap ng impormasyon mula sa DOJ. Isasama nila ang bagay nito sa isasagawang investigasyon. Mismong Abu Sayyaf member na si Gapal Bana alias Boy Negro ang nagkumpirma ng balak na pagtakas ng kanyang mga kasamahan. Ayon kay Boy Negro, Desyembre pa lamang noong isang taon, tumawag na sa kanya si Kosovo at humihingi ng mga bala at baril. Sabi pa raw ni Kosovo, may isang babaeng kukuha ng mga baril kay Boy Negro at magpapasok nito sa loob ng kulungan. Pero hindi na nakita ni Boy Negro ang babae dahil nahuli na siya kaugnay ng Valentine's Day bombing. Ang nakakausap po siya? Sa telepono. Sa cellphone. Nasa loob na siya noon, ha? Nasa loob na po siya. So matagal na pinayan talaga? December pa lang o maybe November? December pa po. Aminado ang DOJ, delikado sina Kosovo at Mukhtar. Si Kosovo ang itinuturing na hitman ng Abu Sayyaf. Naharap siya sa iba't ibang kaso ng kidnapping. Si Mukhtar naman ay miyembro ng Mishwara, grupo ng mga religious leader ng Abu Sayyaf. Kasama si Mukhtar na akusado sa pagkidnap sa tumahubong basila noong March 2000. These are not ordinary pickpocketers or ordinary kidnappers. They are motivated by a higher cause which they believe in. They're armed and they're dangerous. Malayo dito sa DOJ kung mapapatunayan na sina Mukhtar at si Kosovo ang namuno sa patangkang pagtakas sa bikutan ay sasampahan nila ito ng karagdagang kaso ng pagpatay. Mel? Maraming salamat, Joseph Morong, nakatutok live mula sa Maynila. Para po sa update sa nangyayari sa Camp Bagong Diwa, kapiling ho natin ngayon si PNP spokesman Leopoldo Batawil. Magandang gabi po sa inyo, Superintendent Batawil. Mel, magandang gabi sa iyo, sa ating mga viewers. Magandang gabi po. Opo, sir, update nyo nga ho kami. Kamusta na dyan ang sitwasyon? Well, yes, kanina ay nagpresenta ng mga request itong mga ASG inmates at in-assure naman sila ng ating mga local officials dito. Sa katunayan ay yung mga demands nila na no bodily harm at saka yung rights respected, pati na rin yung lawyer nila na paratingin dito. At sa ngayon ay madaling pagbigyan naman yung mga nire-request nila na ganon, pero kani-kanina ay nag-request nila silang magdasal muna. Mm-hmm. So pinagbigyan din po yon, kaya sa ngayon ay ongoing pa naman yung usapan, Mel. Mm-hmm. Ano po sa mga demands nila ang medyo pinag-iisipan ng mabuti ng mga otoridad, Superintendent? Ang demand natin, ang yung pag-surrender nila nung tatlong baril na kanilang nasamsam sa BJMP ang ating hinihintay. So yun ang pinag-usapan nilang magkakasama. Mm-hmm. So pagka na-turn in nila yung mga baril na yon, ay isasagawa na yung surrender plan. Mm-hmm. So yung surrender plan natin ay yung paglabas nila ng in group of 4, of 10 at saka yung pagharap nila sa media na isa sa mga nire-request nila. Mm-hmm. So, we believe na it's just a matter of time, Mel. Pero hindi po ba meron silang mga hinihiling na limang demands? Yun na po yun, yung no bodily harm, okay, speedy trial, yung rights to be respected, human rights, saka yung mga grievances to be heard, at saka yung pa-interview. So okay lang ito from your end? We don't see any problem. In fact, ang tugon naman natin dito, ilabas na yung mga baril, at makapag-start na tayo ng accounting. At nakanda naman tayong sagawa nung yung systematic accounting sa kanila at saka yung pag-clearing ng detention area. So sir, hindi niyo po alam kung ilang armas ang dala-dala nila?
Wala kang idea? Tatlo yung firearms na naagaw doon, doon sa mga guards. BGMP. Opo. So, yun po ang assurance ng ating mga pamunuan dito. Na tatlo lang ang dala nila? Tatlo ang dala nila, pero we are not discounting possibility na maaaring mayroon pa. Ang assurance ng PNP ay hindi natin po iiwanan itong mga kapatid natin sa BGMP na nalagay dito sa ganitong sitwasyon. Kasamahan natin sila sa departamento. So, we will help them until this is resolved. Sir, meron bang deadline? Wala namang sinet na deadline. We are exercising maximum tolerance. And we are just awaiting na matapos yung pagdarasal nila. And then we will continue with the arrangement na napag-usapan na. Sir, ano yung ultimate purpose nila dyan sa tingin ninyo? What is the ultimate purpose sa ginawa nila? Well, sa tingin namin ay talagang ito, yung mga sinet nila na mga request nila ay yun ang pangunahing concern nila. Hindi para tumakas. Whatever intention nila afterwards ay hindi pa natin masyadong ma-certain. But we will conduct an investigation and also we will include that. Ilan ho yung mga kasama nila dyan sa, ano ba yan, second and third floor yata? Ilan ho ang bilanggo na nandoon? Mga mahigit na 400 yung mga bilanggo dyan sa building na yan. Pero yung sa Abu Sayyaf, 129 ang bilang nila. At yan yung tinatawag na special intensive care area. High profile detainees ang inilagay dyan tulad ng mga kidnap for ransom detainees. Ito nga palang mga detainees na ito, ito yung mga involved sa kidnap for ransom dyan sa Basilan. Yung dalawang nakilala na tumatay yung leaders nila, ito yung mga involved sa kidnap for ransom ng mga teachers at saka nung mga maliliit na bata. So ito ang ating pinofocus ng talk with their spokesman para at least ma-convince sila na i-resolve na to the earliest possible time. Opo, sir, pasensya na kayo sa kaisipan kong hamak. Ano po? Pero kasi, dyan sa sitwasyon na naikwento niyo sa amin, may mga 400 kanin niyo doon, ano ha? At, syempre, hindi din ninyo maiaalis ang posibilidad na magkaisa-isa yan. Tama po ba? So, ang tanong ko ay ganito, anong siguradad, anong paghahanda ng mga authorities kung sakasakaling ang mangyari yung ganong kaguluhan? Well, if yes, all hell breaks loose, ika nga, that's sa right. Entrance, ano po? Paano ngayon yun? Napag-isipan na namin yan. Meron na kayo? At naplano na rin namin kung anong gagawin, how to handle, control, and supervise itong pag-accounting ng 400 na mahigit na inmates. Yes. So, actually, kanina, kung napansin nyo, pumasok na rin yung lights no na gagamitin dito sa area. Ilaw sir. Yung ilaw na pailaw ng MMDA, pailaw ng MMDA. Malalaking trucks ito, malalaking trucks na mayroong equip ng malaking ilaw. So we are ready to do the account. Ilan po mga tauhan ninyo ang nandiyan ngayon para for marami, security? Marami kaming tao libo, dito. Daan, ilan po? Yung sa mga BGMP lang ay hindi ko lang masabi yung exact number, pero yung augmentation ng ating Special Action Force ng Regional Mobile Group ng NCRPO. Yes, kasama na rin yung mga local members ng ating NCRPO. Anytime pwede namin pong nakalagay na ito sa surrender plan. Doon po sa pakikipag-negosasyon nyo sa grupong yan, sino ang who exactly negotiates with you? Is it Mukhtar? Is it Kosovo? Sino po sa kanila? Si ang nakilala natin na nagsasalita sa kanila ay itong si Kalando. So, ito si Kalando. Actually, lumabas na ito eh. Lumabas na. Nakausap na rin namin dito sa labas ng Sika Building, yung building na yon. Opo. So, pinayagan namin na bumalik para kausapin na yung mga kasama niya at ilabas yung mga baril na nandun sa kanila. Pero sa loob, wala kayong communication sa loob? Mayroon tayong communication. May contact tayo. Ano po yun? A cellphone or is it a landline? Merong naka-establish yung dating communication line na ginagamit ng BGMP pagka sila ay nag...
kakandak ng headcount. Meron naman silang communication doon sa loob. Opo, sino-sino sa kanila ang nakikipag-communicate sa inyo? Aside from that one that you mentioned earlier. Well, si Kalando pa lang ang ating na-identify dito. Yes. Pero nakikipag-usap po ba sa inyo iba? Wala kong alam na ibang nakikipag-usap. Pero ito si Kalando. Opo, sir, alas 7 na. Pakakainin nyo ba yung mga nando doon? Well, nakaanda naman yung mga pagkain dito. Anytime, pwede nating ipasok. At pati tayo ay nagsasakripisyo din, Mel, kasama rin itong mga kaibigan natin sa media. Correct. So, ibig sabihin, naka-hold muna yung kanilang hapunan ngayong gabi. Wala mo ng hapunan. Kasama yan sa surrender plan, Mel. Ay, kasama ba? O, sige po. Maraming salamat po sa inyo. Sa Superintendent Leopoldo Batawil, ang spokesman ng Philippine National Police. Magandang gabi po sa inyo. May salamat po. Magandang gabi po. Dahil sa krisis sa Camp Bagong Diwa kanina, naunsyami ang dapat sana'y turnover ceremonies para sa bagong hepe ng PNP na si Deputy Director General Arturo Lumibao. Nakatutok si Sherry Liao. Nakaantabay na ang banda. Naroon na rin ang mga bisita. Handa na ang lahat para sa panunumpa ni Deputy Director General Arturo Lumibao bilang bagong hepe ng PNP, kapalit ni Director General Edgar Glipay na nagretiro kahapon. Mahigit isang linggong pinaghandaan ang turnover ceremony na gaganapin sana dito sa grandstand sa Camp Crame. Pero ilang minuto bago magsimula kanina, bigla itong kinansela. Hindi na nga nakausap ng media sa Crame si Lumibao dahil nagmamadali siyang pumunta sa Taguig, kaugnay ng gulo sa Camp Bagong Diwa Detention Center. Naghihinayang kami dahil sa yun ang first tour of duty niya, yung assumption to office pagkatapos nagkaganito ang situation na ito. We feel sad, but then what happened in Taguig or in Bicutan is nobody can foresee. Naniniwala naman ang mga naging katunggali ni Lumibao sa pagka-PNP chief na kaya nitong malampasan ang pagsubok na ito sa kanyang unang araw sa pwesto. This is primarily a jail problem. Since it's escalating to something that probably it would need the police assistance, that's why we are there now. As the new chief PNP, he has to put his hand on the problem. We're just saddened by the incident, but that could be managed. Knowing him and his sterling leadership, he can handle the situation well. Nang mapili si Lumibao bilang bagong hepe ng PNP, nauusan nito ang matatagal ng three-star generals na sina Deputy Director Generals Reynaldo Velasco, Ricardo De Leon at Virtus Hill, na pawang miyembro ng PMA Class 71, PMA Class 72, ang tubong Pangasinan na si Lumibao. Bago ang kanyang appointment, nagsilbi siya bilang hepe ng PNP Directorial Staff, Director ng CIDG at ng Directorate for Intelligence. Ako si Sherry Liao, nakatutok 24 oras. Buong araw, buong magdamag, Alerto 24! Mga police reports, Alerto 24, ihatid sa atin ni Jay Taruk. Jay! Salamat, Mel. Dandang pamilya ang nawalan ng tirahan matapos ang magkasunod na sunog sa Navotas at Valenzuela kagabi. Si Alfred Ungson, naka-alerto, 24. Halos 300 bahay ang naabot ng tupukan nito ng sunog sa Navotas bandang alas 12 ng hating gabi. Agad kumalat ang apoy sa mga kabahayan sa Apugan Street, Barangay Tangos. Umabot ang sunog sa Task Force Bravo. Ibig sabihin, nare-respond din na kahit ang malalayong fire station. Mga light materials ang mga kabahayan dito. At saka parang ma-consider na congested area itong lugar na ito. No? Alam naman natin, pagka sa fire prone area, kailangan magtaas talaga tayo ng alarma. Wala namang namatay o nasugatan sa insidente. Iimbestigahan pa ng mga otoridad kung ano ang pinagmulan ng sunog. Pero ayaw kay Ari Remedios. Nagsimula ang sunog sa kanilang kapitbahay na nakaiwan ng kandilang nakasindi. Meron daw pong kandila na wala naman tao. Kasi may bahay diyang maliit na wala naman ng tao. Ayun ang pinagmulan. Agad kumilos ang mayor ng Navotas na ginamit muna ang Tangos National High School bilang evacuation center. Magdi-declare na state of calamity dito para maibigay mas malaking pondo through the calamity fund. Habang pinapatay ng mga bombero ang sunog sa Navotas, isa pang sunog ang nagsimula sa Lawang Bato, Valenzuela. Tatlong bahay ang naapo, kasama ang isang junk shop at isang bakery. Hindi pa rin alam ang dahilan ng sunog na umabot lang sa ika-apat na alarma. Wala rin namang napaulat na nasaktan o nasawi sa sunog. Ako si Alfred Ungson, naka-alerto, 24. Dating Pangulo ng Multinational Village Homeowners Association kung saan may mga sinalakay na shabu laboratory pinaaresto ng kamera.
Movie producer sumalma dahil may kaltas daw ang pabuyan nila mula sa Metro Manila Film Festival. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras. Kaugnay pa rin ang pang-aagaw ng armas ng ilang preso sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Tungayan po natin ang live update mula kay Mark Salazar mula pa rin sa Taguig. Mark, anong latest dyan? Mel, yung kaninang unti-unti na nga lumilinaw na negosasyon, ngayon palabo na naman ang palabo at inabot na nga ng gutom yung mga tao sa loob. Sabay-sabay kanina lamang lumabas yung mga negotiator at sila nga ay maghahapunan. Iba-iba ang kanilang sinasabi. Kanina na interview natin sa 24 Oras nga si Congressman Hataman, ang sinasabi niya ay positibo at na nakikita niyang medyo magiging okay na. Pero si NCRPO Chief Avelino Razon, iba naman yung impresyon na iniwan sa aming mga media na nag-ambush interview sa kanya kanina dahil ang kanyang sinambit ay nagbago na naman daw ang isip ng mga Abu Sayyaf na kanilang kinakausap, kaya parang ang dating naging back to zero na naman. Samantalang kanina, bago mag-alas 5 ay preparado na ang media doon sa isasagawang press conference ng mga otoridad dito kasama ang Abu Sayyaf. Ito na nga yung magtutuldok sa problema. At kung natuloy ito, ito yung kasama sa 5 demands ng Abu Sayyaf na sila ay makaharap sa media at masabi nila yung kanilang mga grievances. Pero ngayon, nawala na naman ang linaw yan at hindi alam kung anong oras yan matutuloy. Samantala, nakaantabay lamang tayo dito, Mel, para sa mga susunod pang pangyayari. Mel? Maraming salamat, Mark Salazar, nakatutok live mula sa Taguig. Susunod, mga nagseseksi ang kalahok sa Matabungkay Bikini Open. Kung hayan, dito sa 24 Oras. Problemado ba kayo kung anong swimwear ang gagamitin nyo ngayong summer? Pwes, huwag na kayong mag-worry dahil eto ang ilang tips kung anong klase ng bathing suit ang bagay sa inyong body type at skin color. Summer na! Sa tindi ng sikat ng araw, talagang masarap mag-swimming! At kung namamroblema ka kung anong bathing suit ang bagay sa'yo, narito ang ilang helpful and fashionable tips. Usong-uso raw ang mga two-piece na may iba't ibang cuts. Ang halter tops bagay sa mga magagandang shoulders. Okay rin ito para sa mga flat-chested or full-busted. For big-busted women, they need support. Diba? More support sa upper body. So, mas maganda yung halter tops compared to bandos. Tapos, they should also consider underwires and then yung stretch fabrics. Ayan. For small busted girls, they can wear anything they want. Kung pear-shaped ang inyong katawan at malaki ang balakang, string bikinis ang dapat na suotin. Uso pa rin ang mga tankinis para sa mga gustong itago ang bilbil sa tiyan. At sa mga plus-sized women, kung hindi kayo ready to wear colors, you can still stick with black and white. Geometric patterns suits all kinds of body. Consider the material. Stretch fabric, kasi dapat susunod siya sa every movement. Parang you'll be able to move freely. Bagay sa mapuputi ang kahit anong kulay, pero merong dapat tandaan. You're white. Tapos gusto mo yung ikaw yung mapapansin, hindi yung damit mo. Avoid the bright ones kasi lalo siyang magbabrighten. Sa may mga dark complexion naman, safe nang magsuot ng bright and solid colors like black, navy blue, brown, at brick red. Pagdating naman sa presyo, don't worry! Ang mga ganitong bathing suits, 100 to 500 pesos lang. Kaya naman, i-enjoy ng summer. Mamili ng tamang bathing suit and be confident! Kasabay ng pag-init ng panahon ang maiinit ding labanan sa forma at kaseksihan. At isa na rito ang Matabungkay Bikini Open. Silipin natin ang mga nanalo sa chika ni Lars Santiago. Formahan at pagandahan ng katawan ang drama ngayong tagaraw.
Ipinakita ito ng 30 babae at lalaking kasali sa 2005 Matabungkay Bikini Open. Sa simula pa lang ng contest, paatalbuga na ang mga kalahok. Suot ang kanilang puting-puting swimmer. Isa-isa silang rumampa at nagpakilala. Ang dating taga-Dots Entertainment na si Danny Niguez ang producer ng paliksahan. Marami ang nag-audition pero tinyak nilang piling-pili ang mga kasali. Mula pa sila sa iba't ibang lugar. Pagdating sa entablado, kanya-kanya ng eksena ang mga kandidat at kandidato. Lalo pa ng magbikini na ang mga babae at mag-trunks ang mga lalaki. Patalbugan sa rampa. Pero nagkaalaman na pagdating sa question and answer. To describe sex in one word, it would be sacred. Why we prefer this is because as what the Bible has told us, that have that sex or intimate moments with somebody else if you are married. Sa bandang huli, napili si na Michael Edoria at Felimar Jose. Tumanggap sila ng 20,000 pesos, trophy at iba pang regalo. Actually, hindi ko po in-expect to, pero I think this is a gift from God. This is the most unforgettable experience that I had in my entire life na to join Matabungkay Bikini Open 2005. Ang Matabungkay Bikini Open ay simula pa lamang ng mga ganitong patimpalak ngayong Tagaraw. Taon-taon ay ginagawa pero hindi pinagsasawaan. Mula sa Batangas, Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. That's it for today. I'll see you all tomorrow para sa panibago na namang araw ng Chikahan. Back to you, Mel. Salamat, Pia. Sa puntong ito, balikan po natin ang pinakauling ulat kaugnay ng gulo sa kambagong diwa sa Taguig. Nakatutok pa rin doon live. Generasyon June! Mel, hanggang sa mga sandaling ito ay naghihintay tayo dun sa pagbabalik ng mga opisyal ng Philippine National Police, pati na rin ng mga negosyador na nagkaroon nga kanina ng dinner break. Makaraan ng napakahabang negosasyon na nagsimula pa kaninang tanghali. At ito ngang hostage crisis na ito na nagsimula pa kaninang umaga, ay habang lumalalim ang gabi ay wala pa rin tayo nakikitang linaw dahil magkakaiba nga ang naging linya ng mga negosyador, pati na rin ng mga opisyal ng Philippine National Police. Sa katunayan, dito sa likod ko ay makikita ninyo na naka-standby pa rin yung mga miyembro ng Philippine National Police, particular yung mga unit, special unit ng Special Action Force at na pati na rin ng SWAT. Naka-standby sila rito kung sakasakaling kailanganin na sumabak pa rin doon sa sinasabi nilang final option, ay yun ang kanilang gagawin. Pero sa ngayon naman ay nagkakatugma yung magkaparehong panig sa pagsasabing mukhang may konting pag-asa doon sa hostage crisis na ito. Kung anong oras nga lang matatapos ay yun ang hindi pa masabi sa mga sandaling ito, Mel. Maraming salamat, June Veneracion, nakatutok live mula sa Taguig. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Sa ngalan ni na Mike Enriquez, Pia Guanyo at Jay Taruk, ako po ang inyong kapuso, Mel Tiangco. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.